Yan, ito po mga kabayan. Pagkatapos po nating mahugasan ng ayos yung ating ginayat na kamote, ito po, nilagay na natin sa kaserola at kumukulo na po siya. Magandang araw po mga kabayan at welcome po kayo sa aking channel. Ang ating pong topic po ngayon ay ang talbos at ang laman ng kamote. Ang kamote po mga kabayan ay maraming uri at pangkaraman na pong nakikita natin sa palengke o sa ating mga tanim sa ating mga palayan ay ito pong mga sweet potato at na may iba't ibang kulay. Meron po siyang kulay dilaw, violet at meron pong maputi-puti. At ang kanya pong scientific name ay Ipomia batatas. Ang kamote po mga kabayan ay tumutulong na mapababa ang ating blood sugar at cholesterol sa mga taong may type 2 diabetes. At meron din po ang kamote mga kabayan na antioxidant A, C at D na tumutulong upang makaiwas tayo sa sakit sa puso, cancer, at meron din siyang memory retention o pampatalas ng ating isipan. At siya po ang number one source of vitamin A. Meron po siyang B1, B2 at C. At narito naman po mga kabayan, ang mga nutritional value ng pagkain ng kamote ayon sa pag-aaral ng ating mga dalubhasa. At ito po ay itong kamote ay sagana sa calcium, magnesium, potassium, sodium, phosphorus, chlorine, sulfur, copper at zinc. Ang kamote po mga kabayan ay meron din pong anti-inflammatory properties upang protektahan ang mga namamagang ugat. Magaling din siya sa constipation at stomach distress. Nakakatulong din po ang kamote upang makaiwas tayo sa mga free radicals at pagtunaw ng carbohydrates. At kung mababa naman po ang ating dugo mga kabayan, ay mahusay din po ang tayo ay magulay ng bulanglang ng talbos ng kamote. O pwede rin po kung madalian, kumuha tayo ng talbos at isapaw natin sa sinaing. At pagka po siya ay half-cook na, pwede po natin siyang kainin ng direkta, lagyan natin ng konting asin. At madali pong mapapanormal, babalik yung ating normal na dugo. At narito naman po ang ilan sa mga luto na pwede nating pagpilian sa kamote. Pwede po yung nilaga, pwede rin po yung kamote kyo, adobo, isa pa po yung paborito ko, yung pong salabat na kamote na may luya. At ngayon po naman mga kabayan, narito naman ang pamaraan ng paggawa ko ng salabat na kamote. Akin pong ipapakita sa inyo. Ito po mga kabayan, magbabalat na po tayo ng kamote. Ito po ay maganda, medyo pink ang kanyang balat, pero ang loob ay dilaw. Masustansya din po ito, lalo po yung mga kulay violet sa ating tatawag na sugar level o sa ating diabetes, mahusay din po yun. Ito po, at pong babalat na. Kabayan, pagkatapos po natin mabalatan, natin po naman gagayatin sa kanya at mabugasan ng ayos. Ito lang pong hihahalo natin.
luya ang pinakasahog sa ating salabat. Kung daragdagan pa ng kaunti para po medyo mahalang-halang, masarap po pag mahanghang. Tapos ito po pag ating inilagay sa kumukulong tubig itong kamote at itong luya, atin pong lalagyan naman ng asukal, atin pong titimplahan, panama yung konting halang at konting tamis. Yan, ito po mga kabayan. Pagkatapos po nating mahugasan ng ayos yung ating ginayat na kamote, ito po, nilagay na natin sa kasirola at kumukulo na po siya. Atin pong lalagyan ng asukal para po maglasang salabat. Yan, atin po muna lalagyan ng mga tatlong kutsara. Ito po, depende na sa inyong panglasa. Kung alin ang, kung gusto nyo mas matamis-tamis o medyo yung talagang matamis, ito po, nahalo na. Yan. At mamaya po, ahunin ko na, pagluto na, at di atin na pong kakainin. Yan, ito po mga kabayan, naluto na po yung aking sinalabat na kamote. Ito po, kitang-kita nyo, ang ganda po ng kanyang kulay, madilaw na madilaw, parang egg yolk. Ito po, yan. Ngayon po, atin na pong kakainin. Ito po yung napakasarap at napakasustansya sa ating katawan. At dala na rin po yung ating sore throat dahil po may mga kasama itong ginayat nating luya at asukal. Ito po. At ito pong timusan yung sabaw. Tama po ang hanghang at saka yung lasa niya na matamis. Ito po. Yan, ito po mga kabayan. Subukan po niyo yung ganitong luto. Baka po lagi lang minsan tayo inilaga, adobo, o yung pong ating tinatawag na kamotikyo. Ito po, masarap po itong salabat. Napakasarap po ito. I-try po ninyo. Yan, hanggang dito lang po mga kabayan. At sana'y nagustuhan po ninyo itong aking ibinhaging ito sa talbos ng kamote at laman. At yun po, ingat po kayo palagi. Good luck and God bless. Maraming salamat po sa mga tao sumusubaybay sa aking channel.